Andre Drummond naniniwala maging okay din ang Lakers once maging healthy at makabalik na sina LeBron James at Anthony Davis. At Dennis Schroeder nag-opera babayaran niya ang multa kay Montrez Harrell ng NBA na nagkakahalaga ng $20,000 or sa peso ay kulang 1 milyon at Lakers versus Brooklyn Nets bukas kanino ka. Halina't pag-usapan natin yan mga brother, pero kung bago ka lang sa channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po. Nakapaglaro na nga po kahapon ng isang pool game si Andre Drummond kontra sa Miami Heat, kung saan maganda naman po ang pinakita nito dahil nagtala po siya ng double-double, 15 points, 12 rebounds at may 3 assists sa 27 minutes na paglalaro lang nito. At sinabi niya after ng game, maganda daw ang pakiramdam niya na tumatakbo siya kasama ang mga bagong teammate at tinatry niyang hanapin ang open player para sa isang magandang play at meron daw siyang mga clip kung saan panonoorin niya ito para mas malaman niya kung paano maglaro mga Lakers players at magiging masaya daw ito. Dagdag pa niya, once maging healthy na daw ang Lakers ay magiging okay na ito. Sa mga hindi nga po nakakaalam, 3 consecutive games na hindi nakakalaro si Drummond after nung Lakers debut niya kontra Bucks dahil sa na-injury po nito Antonia. Makaraang matapakan po ito ni Brook Lopez nung first quarter at sa pagsimula ng second half ay dito niya nalaman na natanggal na pala ang kuko ng malaking daliri niya sa paa kaya hindi na po siya nakapaglaro. At Dennis Schroeder babayaran ng multa ni Montrez Harrell na $20,000 or kulang 1 milyong piso. Makaraang pagmultahin ito ng NBA dahil sa nangyaring gulo sa laro nila kontra Raptors kung saan nag-attempt ng isang layup si OG Anunoby at binigyan naman ito ng Paul Schroeder sa pagyakap dito para maiwasang itong mashoot at di maging masama ang bagsak ni OG, pero nang pagtayo ni Anunoby ay binagsak niya si Schroeder na nakita ni Harrell at daling-daling tinulak si OG. Nang malaman ni Schroeder na pagmumultahin si Harrell ay sinabi nitong siya na ang bahala dahil sa alam niya naman na pinagtanggol lang siya ni Harrell kaya nagawang itulak nito si Anunoby. Si Dennis Schroeder ay may sahod ngayong season na $15.5 million or sa peso ay may git 700 million kaya manilang ito para kay Schroeder. Si Talen Horton-Tucker naman ay nasuspinde makarang pumasok ito sa loob ng court kahit nasa bench lang siya kaya hindi siya nakalaro nung laban nila sa Miami Heat. At Los Angeles Lakers versus Brooklyn Nets maglalaban na bukas sa ikalawang pagkakataon bukas 8:30 AM ng umaga. Sa unang pagharap nga po ng dalawang team ay natalo po ang Lakers sa score 109-98 kung saan wala po ang tig-isang player ng team. Sa Lakers ay wala po si Anthony Davis at Kevin Durant naman po sa Nets. Pero hindi ito naging hadlang para matalo po ng Nets ang Lakers dahil sa bagong dagdag na superstar na si James Harden na nanguna sa opensiba sa Nets. At umiscore ang 23 points, 5 rebounds at 11 assists. At isa pa, nandun din ang dating teammate ni LeBron James na si All-Star Kyrie Irving na umiscore ang 16 points, 7 rebounds at 5 assists. Sa Lakers naman po, pinangunahan ni King James ang opensiba na nagtala ng 32 points, 8 rebounds at 7 assists. Ang Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets po ang paboritong team na magkaharap ngayon sa finals dahil sa mga star players ng kanya-kanyang team. Sa Nets na andyan po si East All-Star Captain, 2-times NBA Champion, 2-times NBA Finals MVP at 2014 NBA Season MVP Kevin Durant at 9-times All-Star, 3-times Scoring Champion at 2018 NBA Season MVP James Harden at 7-times All-Star, 2016 NBA Champion at 2012 Rookie of the Year Kyrie Irving. Nadagdag din po sa lineup nila si Blake Griffin na 6-times All-Star at 2011 Rookie of the Year at LaMarcus Aldridge na 7-times All-Star. Nasa Nets din si 1-time All-Star DeAndre Jordan. Kaya talaga naman pong napakalakas ngayon ng Nets at nangunguna po sila sa East standings ngayon. Sa Lakers naman po nandyan si West All-Star Captain, 4-times NBA Champion, 4-times Finals MVP, 4-times Season MVP LeBron James at 8-times All-Star 2020 NBA Champion Anthony Davis. Nadagdag naman po sa Lakers si 2-times All-Star, 4-times at current rebounding champion Andre Drummond. Kaya naman magiging magandang laban po talaga ito kapag sila nagkaharap sa finals. At may mga nagsasabi kung sakaling sila nga ang magharap sa finals at matalo ng Lakers ang Nets ay wala na daw debate, si LeBron daw talaga ang greatest of all time ng basketball.
kasi sa edad na 36 years old ay wala na ito sa prime, pero sa pinapakita nitong stats ay parang hindi natanda si LeBron at nasa high level pa rin ng paglalaro ng basketball kumpara sa Nets na ang big 3 nila ay nasa mga prime pa ng kanilang karir. Isa rin rason ay tatlo lang ang All-Star sa Lakers samantalang 6 naman sa Brooklyn. Kaya dito masusubukan kung hanggang saan talaga ang isang LeBron James pag nagkaharap sila sa finals. Bukas ay hindi pa rin po makakalaro ang dynamic duo ng Lakers dahil sa mga injury nito. Si Drummond at the rest ng Lakers ang haharap bukas sa Brooklyn Nets na kulang din. Hindi po maglalaro si James Harden gawa ng right hamstring injury nito, pero maglalaro po si Kevin Durant. Sama-sama na lang natin panoorin ang laro bukas, mga brother. Lakers ba kayo o Brooklyn? Comment down below your opinion. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat!